Dahil sa sobrang inis ni Ashley kay Karina, ay bumuhos sa kanyang sakit na nararamdaman. Ang sakit na gustong sabihin kay Karina dahil sa ginawa nito sa kanyang anak, ay nasabi niya na walang kahirap-hirap kay Kevin. Ano bang pakialam mo? Ano sa'yo kung may kasama ako? Tandaan mo, hindi ako si Ate Ashley dahil ako si Althea. Narinig mo? Althea ang pangalan ko at kailanman. Hindi ako magkakagusto sa lalaking iniwan ang ate ko sa ere. Mukhang natigilan ito sa kanyang sinabi, kaya napatawa si Hen mapakla. Ano? Hindi ka naniniwala? Akala mo ba hindi ko napapansin ang pag-care mo sa akin? Mr. Montalvo, pinapaalala ko lang sa'yo. Ako si Althea, hindi si Ate Ashley. Isa pa, empleyado ninyo ako at hindi normal na tao para pagtuunan mo ng pansin. Sigurado ako na sa mga oras ito ay galita sa akin ang asawa mo. Hindi naman ako nagkamali sa mga hinala ko. Dalilang araw din, simula ng pag-initan ako ni Karina, palagi ito nga sa opisina ni Kevin at ako ang pinagdidiskitahan at inuutusan. Gusto ko nga sabunutan siya ng diretso pero hindi ko magawa dahil kapag ginawa ko ay mababaliwala ang lahat. Miss Sandoval, pinapatawag ka. Ngising tawag sa akin ng Sophia kung kaya wala akong nagawa. Kundi bitawan ng hawak kong lapis at tumayo. Tinatapos ko din kasi ang pinapaulit sa akin ni Mr. Montalvo. Hindi ko alam kung bakit maging ito ay sinisigawan ako kahit wala akong maling ginagawa. Siguro ay magkasabuat sila ni Karina. Pagkadating ko sa opisina ay napaiwas ako ng tingin na bakit ako naghahalikan ng mga ito. Pinapunta ba nila ako dito para panoorin sila? Eh di sana, nagdala ko ng popcorn, di ba? Peking ubo ko na kinaayos nila pareho. Miss Sandoval, nandito ka na pala. Ngiting malaking sabi ni Karina. Kaya binigyan ko siya ng malamig na tingin. Why did you call me Mr. Montalvo? Seryoso kong baling sa lalaki na kinaupo nito ng maayos. What you saw is, that doesn't concern me, Mr. Montalvo. Putol kong sabi sa pagkapaliwanag sana nito. Anong ginagawa niya? Lalo akong pag-iinitan ng asawa niya. Pinatawag ka dito dahil gusto ni Mami na pumunta ka sa mansyon. Ikaw lang daw mag-isa at isa pa, wag ang asawa ko. Napanguwi ako na makita kong kumandong si Karina kay Kevin. Tingin ko ay naging manhid na ang puso ko at biglang nawala ang kabag nararamdaman ko tuwing nandyan si Kevin. Hindi na din ako kinakabahan o kung ano paman. Ngumiti ako kay Karina na ikinatigil ito. Hindi ko naman siya inaagaw sa iyo, Mrs. Montalvo. Hindi pa ba malinaw sa iyo na ikaw ang asawa? Siguro kung di kayo kasal, eh pwede pa. Pero hindi ako sira para manira ng pamilya na may pamilya. Sige na po, maiwan ko na kayo. Yumuko lang ako saglit sa kanilang dalawa at iniwan sila doon. Kinuha ko lang sandali ang aking bag at hindi pinansin ang tanong ng mga kasamahan ko at dumiretso sa baba. Nag-drive ako, papunta sa bahay ng mga Vasquez. At pagkarating ko doon, ay natigilan ako. Nang makita kong sinasaktan ni Carolina ang lolo ko, hindi ako ng dalawang isip na lapitan ito at pigilan siya. Anong ginagawa mo? Nagulat siya sa pag-awat ko sa kanya na kinatumba niya sa sahig. Grandpa, are you okay? Tanong ko dito at mukhang nakilala naman ako ni Grandpa na nakita ko ang panalaki ng kanyang mata at tila mayroong gustong sabihin. Hinawakan ko naman ang magkabila niyang kamay at umiling dito. Ayos lang, Grandpa. Nandito na po ako. Tahan na po. Hindi ko kinakaya ang nakikita ko siyang lumuluha. Inis na tumingin ako kay Carolina at sinigawan ito. Bakit mo siya sinasaktan? Nakita mo ba? Wala siyang laban sa'yo. Imbes na sagutin ako, bigla itong ngumisi na kinatigil ko. I knew it. Ikaw si Ashley, hindi si Althea. Talagang hindi ako nakasagot sa sinabi niya at naglakad ito palapit sa akin. Akala mo ba, maluloko mo ako? Sa paglapit mo at pagkausap mo palang kay Papa, ay alam na alam ko na. Kaya nga humingi ako ng tulong sa anak ko para mapatunayan na ikaw nga yan, Ashley. At hindi naman nagkamali si Mami. Sabi kaming napatingin sa huling nagsalita at doon ay nakita ko si Karina na pumasok sa loob habang malaki ang isi sa akin. Ramdam ko ang higpit ng kamay na nakakapit sa akin ni Grandpa. Kaya binigyan ko siya ng matipid ng ngiti.
Hindi deserve ni Grandpa ang lahat ng ito. Hindi na deserve na mahirapan at tratuhin ng ganito ng asawa at anak niya. Ashley, panumula ni Karina habang naka-cross arms sa akin. Wala naman akong emosyon na nakatingin lang sa kanya at pinapakinggan siya. Akala mo ba di kita maaamoy? Kahit ilang taon na ang lumipas, ay naamoy ko parin na madumi mong katawan. Isa kang anak sa labas, isang maruming babae, at isang kabit. Hindi ako nakapagtimpi at agad ko siyang sinampal. Karina, walang hiya ka, Ashley. Galit na sabi sa akin ng mama niya. At itinulak ako palayo. Pero gumanti ako at itinulak ko din siya na kinabagsak nito sa sahig. Mami! Gulat na sabi ni Karina at nanalayan ng kanyang ina. Nakangisi ko silang tinignan pareho. Bumaling sa akin si Karina na masama ang tingin pero di ako nagpatinag. Akala niyo ba matatakot ako sa katotohanan na nalaman niyo? Akala niyo lang yun dahil mas mahigpit ang kapit kong katotohanan kesa sa inyo. Lalo ka na, Karina. Nagtaka naman sila sa sinabi ko at mukhang mas lalong nagalit. Anong ibig mong sabihin? Sigaw pabalik ni Karina sa akin. Akala mo ba hindi ko alam na tinago mo si Teyes sa akin sa loob ng 7 taon? Pinalabas mo pa na wala na siya, ha? Sige. Sabihin niyo sa lahat na ako si Ashley at sisiguraduhin ko na lalabas na katotohanan na kinuha mo ang isang anak namin. Sa tingin mo, ano magiging reaksyon ni Kevin? Paano ka ba sasabihin? No! Gulat ako na patingin kay Karina dahil sa pagsigaw niya. Anong no, Karina? Nakangisi kong tanong. Anak, wag. Ito na lang ang paraan nating alam. Sigurado, hihindihan siya ng lahat ng tao kapag nalaman nilang anak siya sa labas sa mga Vasquez. Napakunot ang noo ko sa sinabi ni Carolina. No, Mami. Hihiwalayin ako ni Kevin kapag nagkataon. Mukhang natauhan naman ang mami niya dahil sa sinabi ko. Mag-isip kayong mabuti mag-ina. Hawak ko kayo sa leeg, tandaan ninyo. Huwag na huwag niyong sasaktan ng grandpa ko dahil kung hindi, ako ang makakalaban niyo. Humarap ako kay Lolo pagkasabi niyon at ngumiti sa kanya. Grandpa, magpakatatag ka po. Okay, babalikan po kita. Kukunin kita at aalagaan ng maayos kapag naayos ko ng lahat. Pinahid ko ang luhang tumulo sa kanyang pisngi at tumayo na. Alam ko, may gusto din sabihin sa akin pero wala akong magagawa dahil sa kalagayan niya. Sinamaan ko ng tingin na mag-ina sa huling pagkakataon at iniwan sila doon. Tandaan ninyo ang sinabi ko kanina, di ako magdadalawang isip na magsumbong kay Kevin kung sakali man. Nakasimangot ako habang nakasunod kay Kevin na matapos ang meeting namin mula sa isang kasosyo niya sa negosyo. Mr. Montalvo, sandali. Bakit Althea? Ipagtatanggol mo ba ang manyakis na yon? Hindi mo ba nakikita kung paano kanya tingnan? Sigurado, kaya niya gusto magbigay ng share eh dahil sa'yo. Dahil sa pagdanasan niya sa'yo. Natigilan ako sa sinabi niya. Nakatitig lang ako sa kanya. At kitang-kita ko ang inis sa kanyang mukha at ang lalim din ng paghinga niya na tila naghahabol ng hininga. Bakit ba siya nagagalit? Bakit ka ba nagagalit? Gusto ko lang naman magpasalamat sa iyo dahil sa ginawa mo. Alam ko naman ang gusto ng lalaking iyon. Kaya nga, magpapasalamat ako. Agad siyang napaiwas ang tingin sa akin dahil sa pagkapahiya. Kaya hindi ko na naiwasan na mapakagat ang labi para pigilan na napipintong paglabas ang aking tawa. Namigitan sa amin ang katahimikan. Kaya ako na bumasag. Again, thank you sa ginawa mo, Mr. Montalvo. Mami, napahinto ako tatigilan sa pagsasalita ng marinig ko ang sigaw na iyon. Kahit hindi ko lingon din ay kilalang kilala ko na kung sino ito. Ramdam ko ang pagyakap ng dalawang bisig sa aking binte. Mami, I miss you po. Nandito ka rin sa mall? May anak ka na pala. Natauhan ako at narinig ko ang boses ni Kevin. Kung kaya sabay kaming napalingon kay Ashton. Hindi ko may buka ang bibig ko. Pero handa na ako magsalita. Ay nauna naman ang aking anak. Ikaw po yung nagligtas sa akin. Naging mabilis ang oras at namalayan ko na lang. Tumakbo si Ashton sa kanalalagyan ni Kevin at imakap dito. Gusto ko pa magpasalamat dahil sa pagliligtas niyo sa akin. Kung wala po kayo, malamang napahamak na ako.
Ashton. Muli ay nabaling ang atensyon namin sa tumawag sa pangalan niyon at nakita ko ang gulat sa mukha ni Jason. Tito, Luke, siya po nagligtas sa akin. Ano pong pangalan niyo? Namarinig ko ang tanong ng aking anak, kaya agad akong tumalima at nagsalita. Ashton, nakauwi na pala kayo ni Ate Ashley. Nasaan si Ate? Tinignan ako na nagtataka ng aking anak. Kung kaya binigyan ko siya ng kakaibang tingin, na sinisiguro ko na maintindihan niya. Alam ko na nag-usap na kami ni Ashton tungkol sa pagpapanggap ko bilang Tita Althea niya, kaya sana lang ay magets niya ako. Anak siya ni Ashley. Nabaling ang tingin ko kay Kevin dahil doon at napakunot ang noo ko na makita ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Naiiyak ba siya? Bakit naman siya naiiyak? Tumungo ako sa kanya at ngumiti na malaki si Ashton sa akin. Opo, anak po ako ni Mami Ashley. Mami din po kasi ang tawag ko kay Mami Althea. Dalawa sila nag-mami ko. Simula na magkaisip po ako. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa pinaliwanag ng anak ko. Ashton, ikaw talaga. Hindi ka dapat basta-basta natakbo, okay? Paano kumanta pa ka? Halika dito. Tatakbo na sana si Ashton papunta kay Jason na pinagpapasalamat ko pero pinigilan siya ni Kevin. Sandali, anong pangalan mo? Nakita ko ang nagtatakang tingin ng aking anak kay Kevin lalo na at lumuhod ito sa harapan niya habang tinititigan ng mabuti ang bata. Bakit parang maiiyak ako habang pinapanood ko sila? Ako po si Ashton. Ikaw po. Kevin ang pangalan ko. Pwede ba kitang mayakap? Parang akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa na-request ni Kevin. At nakita ko, lumingon sa akin si Ashton na tila nagtatanong pero wala akong may sagot dahil maging ako ay nabigla. Oo naman po, bali nitong muli kay Kevin. Kusang tumula ang luha sa aking mata na makita ko, niyakap na mahigpit ni Kevin ang anak ko. Naalaala ko, sabi niya sa akin, alam niya anak namin ang dinadala ko. Ano kayang nararamdaman niya ngayon? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Agad ako nag-iwas ng tingin kasabi ng pagpahid ng aking luha na mapatingin sa akin si Kevin. Ashton, halika na. May trabaho pa sila ni Mami Althea mo. Agad naman tumalima si Ashton kay Jason at humiwalay kay Kevin. Babay po. See you at the house, Mami. Kaway na sabi ni Ashton sa akin at wala na silang dalawa sa paningin namin. Hindi ko alam na close din ni Mr. Callen ang pamilya nyo, Althea. Napatingin ako kay Kevin na magsalita ito. Nakatayo na pala siya ngayon at nakatitig sa akin. Kanina pa kaya siya nakatingin? Ano ba talaga ang meron sa inyo? Napakurap ako at agad umiling sa kanya. Wala, Mr. Montalvo. I just wanna say thank you doon sa ginawa mo kanina sa kamiting natin. Tara na, marami pa akong dapat gawin. Pagkarating namin sa opisina, ay nagdat na namin masama ang mukha ni Karina. Mukhang napapadalas talaga ang tabay na mabayang ito dito. Hindi ako natatakot na magsumbong siya na malaki din ang alis kong hawak. Pero napakulot ang loko na makita ang pagnisi niya sa akin ng palihim. Hi, honey! Sinalubong niya si Kevin ng isang halik sa labi habang nakatingin sa akin ng nakakaloko. So, anong tingin yan? Karina, what are you doing here? Tila gulat na sabi ni Kevin habang hawak ang magkabilang balikat ng asawa. Why? Masama na bang bisitahin ang asawa ko? Palihim akong napairap ng pinagdiina niya ang salitang asawa. Saksak mo sa baga mo. No, but you are here yesterday. It's almost a week na dito ka na tumatambay. Honey naman, namiss kasi kita. Nabitin ako kagabi. Excuse me, Mr. and Mrs. Montalvo. I will take my leave. Ipatawag niyo na lang po ako kapag may meeting ulit. Gusto ko masuka na makalabas ako ng office ni Kevin. Ang akala yata ni Karina ay maiinggit ako sa kanya. No freaking way. Sinisira lang niya ang araw ko. Ashley, napalingon ako sa pabalang humila sa aking braso paharap sa kanya at nakita ko si Karina. Ang akala mo ba? Maaago mo sa akin si Kevin. Nagkakamali ka. Dala ko ang asawa. Kinunutan ko siya ng noo dahil doon. Praning na ba siya? Wala naman akong ginagawa sa asawa niya. Tapos,
Selos siya ng selos. Paano kung gawin ko na kayang totoo para mas lalo siya magselos? Napangisi ako sa isipin ay yun. Anong iningisi-ngisi mo dyan? Umiling ako sa kanya. Wala naman. Masyado ka kasing mapambintang. Sige ka, baka totohanin ko yan. Natatawa kong sabi na ikinagalit niya. Ikaw, hep? Pigil ko sa kanya na ikinahinto naman niya. Uto-uto. Wala akong oras sa mga ganito, Mrs. Montalvo. Kung gusto mo lagyan ng bakod sa palibot ang asawa mo, o di kaya naman, subukan mong gayahin ako para maging ka-level naman kita. Tinignan ko siya mula ulo hanggang paa at ngumisi. So cheap. Tumalikod na ako sa kanya at nag-flip hair pa. Damn you! Rinig ko sabi niya. Pagka-uwi ko sa bahay, ay agad akong sinalubong ng yakap ng aking anak kasi sinuklian ko yan mahigpit. Anak, sorry kanina. Mommy has to pretend and you know why. It's okay, Mommy. I understand. I will never forget it again. But why is it him, Mommy? He's a good guy. He saved my life. Hindi ako nakasagot sa kanyang sinabi. Naalaala ko ang sinabi ko sa kanyang dahilan ng pagkapanggap ko. Anak, hindi ba? Big boy ka na para maintindihan ng lahat. Tumango si Ashton sa aking sinabi. Isang gabi matapos aming pagdesisyonan na bumalik na sa Pilipinas. Kung ganun, maintindihan mo ba kapag kinailangan magpanggap ni Mami bilang si Mami Althea dahil po gusto niyo magbayad yung mga taong nagpahirap sa atin dati. Mami, alam ko na po yun at mapayag ako. Natigilan ako nang sabiglang putol sa akin ng aking anak. Paano niya nalaman yun? Ashton, anak, paano mo nalaman yan? Nakita ko ang ulungkot sa mata ni Ashton dahil sa aking tanong. Mami, lagi ka pong umiiyak sa gabi at naririnig ko. Kuminsan naman po ay nananaginip ka at ang sasalita ng tulog. Noong ipagamot ka ni Tito Jason, doon ko naintindihan ang lahat. Alam ko pong mahirap ang pinagdaanan mo, Mami, para lumabuhay ako. Kaya sobrang laking pasasalamat ko po sa inyo. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng aking luha at agad itong niyakap. Susuportahan po kita, Mami, para kay Lola at Lolo, para na din kay Kaya. Nanigas ang aking katawan dahil sa kanyang sinabi, alam ko po na malaki ang parte ni Kaya sa buhay natin, lalo na palagi mo siyang tinatawag kapag tulog ka. Hindi ko alam kung sino siya, pero sigurado ako, importante din po siya sa inyo. Magsabi ka lang sa akin, Mami, nandito lang po ako palagi para sa iyo. Mami, natulala ka na po. Tanong ko po kung bakit damay nagligtas sa akin, Mami. Masama po ba siya? Isa po ba siya sa nagpahirap sa atin? Ashton, ano bang tanong yan sa Mami mo? Sabay kaming napalingon kay Jason na magsalita ito. Laking pasasalamat ko dahil doon. Hindi ko alam kung anong sasagot ko sa aking anak. Tito, nagtatanong lang po ako. Mabait po yung lalaki dahil niligtas niya po ako. Tama ka, Ashton. Mabait niya siya. Ang kanyang pangalan ay Kevin. Tawagin mo siya Tito Kevin. Sa tanong mo, nadamay lang siya dahil sa pamilya niya na siya nagpahirap noon sa Mami mo. Ngayon ko lang napansin na nandito pala si Tadeus. Ilang araw ko din siyang hindi nakita. Tumayo na ako mula sa pagkakaluhod at ngumiti sa kanila ni Jason. Tama ang Tito Tadeus, maanak. Kumain na ba kayo? Kumusta, Althea? Matapos naming kumain, ay si Lola na nagsikaso kay Ashton. Dahil mag-uusap pa kami ni Tadeus, lalo na, at kita ko alungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung bakit, pero alam ko na kailangan niya ng kausap ngayon. Nadatnan ko sila ni Jason sa may swimming pool area at umiinom. Mukhang malalim ang pinag-uusapan ninyo ah. Sabi ko, na ginasabay nilang lingon sa akin. Hindi naman, nag-uusap lang kami tungkol sa mga bagay-bagay. Iting sabi ni Tadeus, pero kita ko na hindi yun umabot sa kanyang mata. Naupo ko sa gitna nila at ibinabad nila ang dalawang binti sa pool katulad nila. Alam ko may problema ka, Tadeus. Bakit hindi mo sabihin sa akin? Gulat na napatingin siya sa akin, kaya natawa ko na mahina. Akala yata niya hindi ko alam. Paano? Okay, fine. Pero sasabihin ko lang sa iyo kapag handa na ako. Sa ngayon,
Mas mabuti, hindi mo na muna malaman, Ashley. Tinunutan ko siya ng noo dahil doon. At si Jason pwede? Unfair ah. Natawa siya na mahina dahil sa sinabi ko. Kung ano man ang nalaman ng tito mo, isa amin na lang yun. Man to man talk, si Kanga. Tama si Tadeus, Ashley. Nagulat ako nang bigla akong akbayan ni Jason. Tsaka ikaw ha, akala mo, di ko nakita yung luha mo habang nakatingin ka kina Ashton at Kevin. May inis na sana ako sa pag-akbay niya, pero namula ako dahil sa kanyang sinabi. Eh, hindi ah, nagulat lang ako dahil sa nangyari. Alam ko na alam ni Kevin na anak namin ang pinagbubuntis ko noon, lalo na ngayon, nalalabas na ako. Hindi ko naman siya tatanggalin ng karapatan, pero wag lang niyang kukunin ang anak ko dahil magkakamatayin kami. Galit na galit, wala na ba siyang pag-asa sa'yo? Pinalakihan ko ng mata si Jason dahil sa kanyang sinabi. Kilabutan ka nga, Jason. Wala bang mangyari iyon, okay? Lalo na at kasalan siya. Pero may naisip na akong paraan para makaganti kay Karina. Intayin niyo lang. Ngisi kong sabi na kinailing naman namang ito. Kung hindi ba sila kasal, ay may pag-asa siya? Napatigil ako dahil sa tanong ni Tadeus. Kung hindi sila mag-asawa ng half-sister mo, ibibigyan mo ba siya ng pag-asa? Kita ko, nahinihintay nila ang magiging sagot ko. Kaya napagmuntuhin na lang ako at tumango. Yun ay kung magiging matapang siya. Anak ako sa labas na Diyos. Alam mo yan, hindi ako basa-basa tatanggapin ang katulad nila. Pero nagpakaduwag siya. Sinayang niya ang tiwala ko. Tatlong araw ang lumipas at masaging busy ako. Dahil kinailangan kong ulitin ang lahat ng draft na ginawa ko. Bakit? Paano? Ay meron sumabotahi sa akin. Nagkapunit-punit ang gawa ko at halos sa piyan ako ng demonyo sa aking katawan at pinagsisigawan lahat ng team ko dahil sa nangyari. Ito ang unang beses na nangyari ito sa karir ko bilang architect. My draft is like a diamond. Hindi pwedeng mawala o masira dahil mawawala ang kinang nito. Nagwala talaga ako at pinagbabagsak lahat ng gamit na meron ako sa lamesa. Kalaunan ay nalaman ko din ang may gawa. Hindi na ako nagulat. Si Karina. Kaya nga, pinakita ko sa kanya na kayang-kaya ko. At sa lumipas na araw ay nagpwet ako. At nagpakasubsob sa trabaho. Nag-o-ote na rin ako matapos lang ang project ko. At ngayon ang araw na ibibigay ko ang project kay Kevin. Kumatok ako sa opisina niya na nakita ko ang kanyang sekretary sa labas. Binuksan ko ang pinto at pumasok doon. Pero laking gulat ko na may humila sa akin, papasok sa loob at mayroong ipinalo sa aking batok na siya ikinahilo at ikinaluhod ko. Feeling ko ibabagsak na ang aking mga mata dahil na rin sa pagkahilo. Hindi ko na nga napigilan pa at napadapa na ako sa sahig. Sleep well, Ashley. Rinig ko sabi ng isang tao na kinalukot-bukot tangin nakakilala sa akin. Si Karina. Galit na galit si Kevin na madatna niya na mawala ang isang USB na naglalaman ng pinagpwetan niyang files for presentation. Samantalang si Ashley naman ay nagising sa kanyang table na siya ikinataka nito. Ang huling naalaala niya ay mayroong pumalo sa kanyang batok. Si Karina, ano yan sa kanyang isipan? Siya po, nakita ko po siya na pumasok sa loob ng office ninyo. Turong sabi ni Sophia kay Ashley na nagtataka. Si Kevin naman ay masamang tinignan ng babae at agad na pinahalungkat ang gamit niya. Wala na namang nagawa si Ashley kundi ang umalis doon at hayaan ang sekretarya nito. Kita niya sa likuran ni Kevin si Karina na nakangisi sa kanya. Alam niyang ito may plano niyon. Nakita ko na boss, nasa kanya nga. Hindi na nagulat si Ashley pa na makita doon ang hinahanap. Tinungan siya na masama ni Kevin at pinasunod dito. Follow me. Galit at sigaw nito na halos ikatalo ng lahat sa gulat. Pagdating nila sa opisina ay kita niya ang gulugulong paligid na tila dinaanan ng bagyo. What is the meaning of this, Althea? Nagagawa mo naman nira ng ibang tao? He even tried to hurt my wife. Napaangat ako ng tingin dahil sa huling sinabi nito. Hurt? Wala akong ginagawa sa kanya. Ano wala? Look at her. Ikaw lang ang nakita sa CCTV nitong si Sophia na pumasok sa loob. Kita ko ang malaking pasa sa mukha ni Karina. Humawak siya sa braso ni Kevin at kinalma ito.
Asawa ko, hayaan mo na. Kung ano man ang nangyari, ay malamang dala ng stress ni Althea. Nabalitaan ko na nasira ang draft niya. I don't care. That doesn't mean na kailangan niya manakit at magnakaw. Worst, sa asawa ko pa. Napaseryoso na lang si Ashley sa sinabi ng lalaki. I am so disappointed to you, Althea. Get out. Lumabas sa galit si Ashley kay Karina. Alam niya, ito ang may kagagawan kung paano ay hindi niya maalaala. Masakit pa nga pagkakapokpok sa kanya. Alamin mo kasi ang lugar mo. Huwag kang kumabit. Sabi ni Sophia at sinanggi ang braso niya. Tinitigan niya lang papalo yung figura nito hanggang sa sumunod siya dito upang umalis doon. Ngiting tagumpay si Karina habang nakatingin sa walang malay na katawan ni Ashley. Nang pumasok ito sa loob ng opisina ni Kevin, ay agad ito pinatamaan sa makapalakahoy sa batok na sa ikinatulog nito. Ano nangyari? Gulantan na tanong ni Sevilla na makapasok sa loob ng opisina at ang dasan ng tulungan ng babae, pero pinigilan ni Karina. Pagkasunduan tayo, Sevilla. Ito na ang oras para siya naman na magsisi sa pagbalik niya sa buhay namin. Kahit nagtataka, ay walang ibang nagawa si Sevilla kundi maging sunod-sunuran kay Karina. Kung hindi niya gagawin, isa mawawala ng trabaho o worst ang lisensya niya at wala siyang patutunguhan sa buhay. Inuutos sa kanya ni Karina na dalahin ito sa table ng babae na wala ibang nakakapansin at matapos ay sasagawang susunod na balak, which is pagmukhain na si Ashley ang may kasalanan ng lahat. Ang pasang na tumo ni Karina ay nagmula kay Sophia. Katulad ng sabi niya, hindi magagawang tanggihan ng babae. Kaya nang dumating si Kevin at hinanap ang files, ay si Karina agad ang una na pagbintangan. Pero mapansin nito ang pasa nito na doon nawala iyon at kay Ashley na imunto ng galit at inis. Ilang araw na magmula ng gulo sa opisina at hindi mo na pumasok si Ashley ng ilang araw, lalo na't alam niya. Pag-idisikitahan na naman siya ni Karina. She's still in the process of collecting the evidence at kapag alam na niya ang kompleto na, isa kasi lalabas at parang bulkana sa sabog. Wala pa rin balita, Ashley. Mahinang sabi ni Jason nang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Kasama ang anak kong si Ashton. Tulog ito ngayon at nakatitig lamang si Ashley sa anak. Kahit wala siya, tuloy ang plano. Seryoso na yung sabi na kinabuntong hininga ng lalaki. Nang pumasok siya sa trabaho, ay papasok pa lang siya sa kumpanya. Nang makatanggap siya ng isang text message na halos kakayom niya ng kamao, daldali siyang umalis sa opisina ni Kevin at hindi tumuli sa pagpasok. Tinawagan niya si Jason at sinuwalat ang kanyang mga nalaman. Hawak nila si Grandpa. Gagawin nilang payin si Grandpa para mapaamin ako sa totoo kung katauhan. Dito na po nagtatapos ang 15 kabanata ng ating kwento. Marami pong salamat. God bless everyone.